Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inaasahang bababa ang presyo ng sibuyas kasunod ng pagdating sa bansa ng 2,000 metric tons ng imported onions. Kinumpirma ng Department of Agriculture o DA at Bureau of Plant Industry o BPI ang pagdating ng unang batch ng inangkat na sibuyas na bahagi ng 5,000 metriko tonelada na inangkat na sibuyas. Sa ngayon ay hindi pa inilalabas ang mga produkto at mananatili sa cold storage para sumailalim sa second border inspection. Ipapakalat ito sa mga pamilihan kapag binigyan na ng go signal. Samantala, mula sa dating 300 hanggang 350 pesos bawat kilo, ngayon ay pumapalo na lamang sa 200 pesos ang bawat kilo ng sibuyas. Sinabi ng Department of Agriculture na bumaba na sa 120 pesos ang farm gate ng sibuyas sa Nueva Ecija, kaya marapat na bumaba ito sa 200 hanggang 250 pesos per kilo. Welcome kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagkakasama ng Pilipinas sa VIP Club ng World Economic Forum. Inihayag ng Malacanang na naging maganda ang impresyon ng mga economic leaders sa Pilipinas, kaya isinama ito sa listahan ng mga bansa sa Southeast Asia na kinokonsiderang best-performing economies. Sa naturang pagpupulong, nagkaroon ng pagkakataon si Pangulong Marcos Jr. na makaharap ang malalaking business leaders para alokin na mag-invest sa Pilipinas. Bukod sa Pilipinas, kasama sa VIP Club ang Vietnam at ang Indonesia. Inilahad ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD na walang kinokolektang membership fee upang makapagpalista ang nais maging beneficiary ng pambansang pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Rizalino Acozar, local government units o LGU ang namamahala sa registration at identification ng kwalipikadong beneficiaries at wala silang kinokolektang anumang fee para rito. Dagdag pa niya, bukas ang programa para sa informal settlers at less privileged workforce, lalo na sa mga nagtatrabaho sa urban areas ngunit walang sariling tirahan. Paalala ni Acozar, isumbong sa kanila sakaling may mangongolekta o manghingi ng donasyon sa government officials o private sector para sa programa dahil hindi ito mula sa kanila. Matagumpay ang negosasyon ng Naval Forces Western Mindanao upang mapasuko ang dalawang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Zamboanga City. Malugod na tinanggap ng Philippine Navy ang pagsuko ng dalawa at ng kanilang mga armas. Agad silang isinailalim sa medical check-up sa Navarro General Hospital bago i-turn over sa Task Force Sulu para sa dokumentasyon. Ang mga kwalipikadong miyembro ng teroristang grupo na nagbaba ng kanilang armas ay isa sa ilalim sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP at Program Against Violent Extremism o PAVE. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.